Bago matapos ang taon, muli nating balikan at kilalanin ang mga kilalang celebrity na gumalantang sa mga netizen dahil sa kanilang pagpanaw. Hello, kapuso, kapamilya, kapatid, kachika! You are watching Showbiz Ganap Global! Nangunguna sa listahan natin ay si Kobe Bryant, na nagpayanig ng buong mundo dahil sa pagkamatay nito mula sa isang helicopter crash. January 26 sa USA, nang italang patay na sa isang helicopter crash si Kobe Bryant kasama ang anak nito na si Gianna. Buong mundo ay nagluksa sa pagkawala ng isang NBA legend, lalo na ng mga Pinoy fans na alam naman nating avid fan ng larong basketball. Sumunod sa listahan natin ay si Go Soo Joon. February 7, nang mapabalitang pumanaw na ang Korean actress na si Go Soo Joon sa edad na 24. Ayon sa kanyang management na Story J Company, dinapuan ito ng karamdaman at itinakbo sa pagamutan. Hindi naman na nagbigay pa ng anumang detalye ang management ng aktres. Sumikat ito dahil sa Korean drama na Goblin. Lumabas din ito sa With Seoul, isang promotional video ng Seoul sa South Korea kasama ang sikat na K-pop group na BTS. Pumanaw rin noong March 26 ang veteranong aktor na si Mengi Covarrubias. Matapos makaranas ng pananakit ng katawan, hirap sa paghinga at pagbaba ng kanyang blood platelets na unang inakalang sintomas ng dengue. 5 araw pagkatapos mamaalam ng batikang aktor na si Mengi na kumpirmang COVID-19 ang kanyang ikinamatay. Ito'y ayon sa kanyang biyudang si Gina Covarrubias na tinanggap noong March 31 ang official COVID-19 test result mula sa St. Luke's Medical Center Global City ng Taguig. Si Mengi ay ang 1980 Urian Best Supporting Actor para sa pelikulang Jaguar ni Lino Broca. Kinilala rin ang husay niya bilang aktor sa marami pang pelikula ni Na Broca, Ben Cervantes at Joel Lamangan. Pumanaw naman sa edad na 35 years old ang komedyanteng si Baba G o Alfredo Corneo Jr. sa tunay na buhay. May 4, nang ibilitang ito'y pumanaw sa San Lazaro Hospital dahil sa pneumonia. Kinumpirma naman ng mga malapit na kaanak ni Baba G ang malungkot na balita sa pamamagitan ng isang Facebook post. Si Baba G ay napapanood sa gag show na Bubble Gang ng GMA. Noon namang June 10 ay pumanaw ang veteranang aktres na si Anita Linda na tinuturing na pinakamatandang artista na nabuhay sa kasaysayan ng pelikula. Si Anita Linda o Alice Benaflor Lake sa tunay na buhay ay namatay sa edad na 95. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Francesca Legaspi. Una siyang lumabas sa pelikulang Tia Juana noong 1943 at mula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Malaki rin ang naiambag niya sa iba't ibang television show ng GMA, TV5 at isa na rito ang patok na teleserye ng ABS-CBN na Pangako Sa'yo. June 26 naman nang pumanaw ang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino, action superstar at dating senator na si Ramon Revilla Sr. sa edad na 93. Sumakabilang buhay si Revilla sanhi ng respiratory failure dala ng pneumonia. Sa Facebook, ibinahagi ng kanyang anak na si Senator Bong Revilla Jr. ang video ng mga paghihinagpis ng miyembro ng kanilang angkan. Sa pelikula nakilala at sumikat ang nakatatandang Revilla bilang Nardong Putik, Tiagong Akyat at Pepeng Agimat at iba pang hindi malilimutang karakter. Sumakabilang buhay na rin ang 41-year-old stand-up comedian na si Kim Idol o Michael Argente sa tunay na buhay noong July 13, 4 araw matapos itong isugod sa Manila Central University Hospital ng Caloocan City. Si Kim Idol ay nawalan ng malay sa Philippine Arena sa Bulacan kung saan siya ay tumutulong bilang volunteer na quarantine officer. Taong 2015 nang ma-diagnose si Kim Idol ng isang rare illness na tinatawag na anterior venous malformation. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang mahilo at sumakit ang ulo.
Si Kim Idol ay isa sa stand-up comedians na regular na nagpa-perform sa nagsarang comedy bars ni Alan Kay na Zirko at Clowns. July 13 din ang ideklarang pumanaw na ang aktres na si Naya Rivera na nakilala sa pagganap bilang Santana Lopez sa hit series na Glee. Makaraang mawala ito sa boat ride kasama ang 4 na taong gulang na anak. Nasawi siya sa edad na 33. Nawala si Rivera mula sa Lake Piro sa Ventura County, California habang namamangka kasama ang anak nitong si Josie. Natagpuan ang kanyang 10 makalipas ang 6 na araw na paghahanap. Ito rin ang 7th anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang co-star sa Glee na si Cory Monteith. Walang indikasyong may foul play sa pagkamatay ni Rivera, maging anumang indikasyon na suicide ito. Pumanaw naman noong August 16 ang YouTube star na si Emma Nemedes matapos makipaglaban sa cancer. Bandang alauna ng madaling araw ng bawian ng buhay si Nemedes habang naka-confine sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Mayo nang umamin si Nemedes na na-diagnose siya ng acute myeloid leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Isinugod sa intensive care si Eman dahil sa kidney failure at komplikasyon sa dugo. Nagluksa naman ang mga netizen sa pagpanaw ni Nemedes na may 2.2 million subscribers sa YouTube. Si Eman ay nakilala dahil sa kanyang video sa social media na nagpaparody ng mga Asian drama gaya ng Goblin. August 28 naman ang pumanaw ang Hollywood actor na si Chadwick Boseman o mas kilala natin bilang si Black Panther. Matapos ang 4 na taong pakikipagbuno sa sakit na cancer ay binawian ito ng buhay sa edad na 43. Namatay si Chadwick sa kanyang tahanan kapiling ang kabiyak at iba pang miyembro ng pamilya. Na-diagnose siyang may stage 3 colon cancer noong 2016 at sa loob ng 4 na taon ay binuno niya ito hanggang umabot ang sakit sa stage 4. Bago siya pumanaw ay pinakasalan niya muna ang kanyang matagal ng kasintahang singer na si Taylor Simone Ledward. Matatanda ang sumikat si Chadwick matapos nitong bumida sa pelikulang Black Panther bilang King T'Challa, kung saan napanood din ito sa Avengers, Infinity War at Endgame. Hindi pa natatapos ang taon ay sinundan agad si Emma ng isa pang YouTube sensation na si Lloyd Cadena noong September 4. Ang pagpanaw ni Cadena ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang Facebook post. Nagpositibo sa COVID-19 ang yumaong internet personality na si Lloyd Cadena. September 1, nagpa-ospital umano si Cadena matapos lagnatin at ubuhin. Agad na sumilalim sa COVID test ang vlogger at lumabas na positibo siya sa COVID-19. Isang araw matapos lumabas ang result ng test, ay pumanaw si Cadena matapos atakin sa puso habang natutulog. Bumuhos naman ang mga pakikiramay ng publiko sa pamilya ng nasawing vlogger na kilala sa pagiging matulungin nito hindi lamang sa kanyang pamilya at kaibigan kundi pati na rin sa ibang tao. October 30 naman nang pumanaw ang kilalang manghuhula na si Madam Auring o Orea Erfelo sa totoong buhay sa edad na 80. Ito ang inanunsyo ng kanyang apo na si Daryl Simon Pekson sa isang Facebook post. Ngunit hindi bilanggit ang dahilan ng pagkamatay nito. Sinasabing si Madam Auring ang nakahula sa pagkapanalo ni Amparo Muñoz sa Miss Universe pageant noong 1974 at ang tagumpay ni Muhammad Ali laban kay Joe Frazier sa Thrilla in Manila fight noong taong 1975. At ang huli sa ating listahan ngayong taon ay ang pagkawala ng isang veteranong mga awit na si April Boy Rihino. November 29 nang pumanaw ang OPM icon na si April Boy Rihino sa edad na 59 dahil sa sakit na chronic kidney disease stage 5 at acute respiratory disease. Kinumpirma ng kanyang anak na si JC Rihino ang malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Nagpost din ang kapatid niya si Bingo Rihino sa FB para ipaalam sa kanilang mga kapamilya at kaibigan na namaalam na ang veteran singer-composer na si April Boy. Pinansagang idol ng bayan si April Boy o Dennis Rihino Magluyoan Magdaraog sa tunay na buhay dahil na rin sa tinamong kasikatan sa larangan ng pagkanta.
Ilan sa mga OPM classic na pinasikat niya noong dekada 90 ay Ang Paano Ang Puso Ko, Umiiyak Ang Puso, at Ang Walang Kamatayang Hindi Ko Kayang Tanggapin. Bumuhos naman sa social media ang mensahe ng pakikiramay para sa pamamaalam ni April Boy. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.